Unang gagawin guys, tatanggalin muna natin itong clearings. Ito, itong mga bolt na to, ayan, tsaka yung bolt dito, ayan, tatanggalin yan. Tatanggalin natin itong side panel na to para yung reservoir makalagay tayo ng maayos ng coolant. So yung reservoir, so andito siya, tatanggalin lang itong mating. Ayan, ayan, so ito yung reservoir. So unahin muna natin to. So yan guys, natanggal yung side panel. So ang sunod na tanggalin natin is itong cover sa radiator. Ayan ito. So tatanggalin na naman natin to para makatubil kayo ng maayos dito sa coolant. So yan, itong tatlong bolt. So ito. So yan na guys, natanggal na yung radiator cover. Ayan. So natanggal na siya. So medyo maluwag na dito. So ngayon, ang sunod yung tanggalin, itong takip sa radiator, para makasingaw yung coolant. Ayan. 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 So tanggal na siya. So sunod, pansin niyo dito may drain plug to. Ito, itong drain plug na to, tanggalin niyo to para lalabas yung coolant. Ayan. Ayan. Ayan yung drain plug na to. So ang gagamitin niyo na pangtanggal dito is itong screw 'yan. To. Ito yung gamitin nyo para dito, yan. Pihit nyo yan sa kaliwa. Yan. Yan. Yun. Yan. So, mulo na siya. So, para ano, pisil-pisilin nyo lang itong hose. Yan. Silipisilin nyo lang yung hose na yan. Yun. So, wala lang. Play green, no? So, yan yung ano niya. Yan sa drain plug. Yan. Kailangan tatanggal, walang takip dito sa radiator para mabilis yung dagas ng coolant. Yan. Pisil-pisilin nyo lang itong hose na to. Yan. Ayan. So wala nang tumulo dito. So ang sunod nyo namang tatanggalin is itong hose dito sa reservoir. Ayan. So bunutin nyo lang to, tanggalin itong lock, natanggal na yung lock nya. So ayan, tatanggalin nyo itong hose na to. Ayan. So ayan, tumulo na siya. Ayan. So kailangan pag naubos na to, saka na sa ibalik itong hose na to. So i-drain muna natin yan. Ayan. So ayan guys, no? So wala nang tumutulo dito sa radiator drain plug at saka yung dito sa reservoir, so wala nang tumutulo. So ngayon, ibalik natin itong takip sa drain plug dito sa ilalim. Yan. So kailangan, yung paghigpit nito huwag masyadong mahigpit dahil plastic lang po ito guys, no? Plastic lang yan. Yan. Kailangan, tamang higpit lang. Yan. Yan. Tamang higpit lang. Huwag natin masyadong higpitan, no? Yan. So ngayon, higpitan na siya. So kailangan, lagyan niya ito ng tubig, yung distilled. Yan. So ito yung gagamitin natin. Yan, yung distilled na Wilkins na tubig. Para yan yung pang flush natin. Kasi pag yung galing sa gripo, kakalawangin yung radiator nyo. Kailangan distilled yung ilagay nyo dito. Ha? Tandaan nyo guys ha. So lagyan natin ito ng tubig, punuin natin ito. Tapos pag napuno na ito ng tubig, so panda rin natin ng 5 minutes ideal. Tapos saka natin i-drain doon sa ilalim. Guys, no, nalagyan na natin na siya ng tubig na distilled water. So puno na siya. So ngayon, papaanda rin natin siya ng 5 minutes ideal para yung natirang coolant, yung luma, mahalo dun sa tubig. Para pag flush natin, masama, may isama na siya. Ayan, panda rin natin. Kahit 5 minutes ideal lang. Ayan. So kahit hindi na siya takpan. Ayan. So ngayon, natapos na natin yung pagpaandar sa kanya ng 5 minutes ideal. So dito naman kayo mag-drain. Ayun. Kung nakikita nyo, ayan. Etong ano na to. Ayun. So ang pihit niyan is papunta sa iyo. Ayun.
Yan. Malin naman natin 'to. Mainit pa eh. Yun. So, na-flash na siya. Yan. So, itong ano to. Ito. Itong bolt na to. Itim-im. So, kailangan huwag masyadong higpitan. So, pagbalik nyo, ang higpit naman niya palayo. Punta sa kanan. Yan o. Yan. So, patuloy natin hanggang sa walang tumutulo. So, ngayon, ibalik na natin yung takip. Yan. Kailangan dahan-dahan lang pag-higpit nito. Kasi baka ma-low straight. Yan o. Yan. So, ngayon guys, na-i-flash na natin siya lahat. So, tapos na yung flash niya, na-i-drain na yung dito sa lalim, pati yung dito sa radiator drain plug. So, ngayon, ilagay na natin tong coolant na Crestone. So, yung 1 litro guys sa Crestone, sobra pa yung 1 litro. So, kailangan meron din kayo nito. So, yan. Ilagay niyo dito. Tapos, ilagay niyo itong coolant. Make sure na nakahigpit na yung mga drain plug niya, nakabalik na. Sa hindi siya bumababa, no? So ibig sabihin puno na siya, no? So pag once na bumababa siya, so dagdagan nyo lang ulit ng coolant, so hanggang sa hindi na siya bumababa, so ibig sabihin ay puno na siya. Yan. So ngayon balik nyo na itong takip. So higpitan na natin, no? Yan. Ang higpit nito is pakaliwa. Yan. So kailangan itong lock niya to ay talagang pantay siya dito, so ibig sabihin nakalock na yan siya. Yan. So ang lalagyan naman natin is itong reservoir. Ayan. Ayan. Lalagyan naman natin hanggang dito sa high, pero huwag masyadong puno. Ang tama-tama lang. Ayan. So lalagyan natin siya. Ayan. Ayan. Kulang pa kulang. So ayan guys, no? Nasa high na siya. Ayan. Dito na siya. Huwag niya masyadong isagad. Ayan, tama-tama na yan. So ayan. Tapos takpan niyo na siya. Ayan. So nilaman na siya. So pagkatapos yan, may takpan na to, ibalik na itong mga side panel. Guys, no, naibalik ko na lahat yung panel pati yung radiator cover. So yan na. So yan guys, hanggang dito lang yung vlog ko. Sana nakatulong sa inyo. So sa mga baguhan sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like, at lalo na pindutin yung notification bell para updated kayo sa susunod ko na video. So maraming salamat and God bless.